Thanks, Cody. We have the power supply to repair. Itong power supply na ito, guys, ay problemado na. Bigla na lang mamatay yung desktop unit natin. Kaya, chine-check ko ang power supply na ito. At nakikita ko yung ating capacitor niya at yung iba pang capacitors bumigay na. Bloated na siya. Kaya, simulan natin sa pagtanggal nitong capacitor na ito. Hindi na lang ako bumili ng bago para magka-save ng konti. Mayroon naman akong sira na rin power supply. Yan ang kinuhaan ko ng capacitor. Siyempre, ilagay natin mamaya sa power supply na ito. So, yung circuit board niya. Tingnan maigi lang ka-tets mga kabro. Itong ating tutorial, simple lamang. Pero, siguro, kailangan nyo matutunan para iwas gastos sa ating mga ganitong devices, mga desktop unit. Siguro, panahon na para simulan natin ang ating DIY na pagsisikap natin para magiging matuto tayo sa mga bagay na kailangan natin matutunan. Tingnan. Bumigyan. May bumuburot na. Pista na natin. Wala na siya. Hindi na kumibo ang ating pista. Sabihin, isa na lang yung capacitor sa kanyang pagbigay ng supply sa ating motherboard at sa ating desktop unit. Kaya may panahon talaga na hindi na lang siya mamamatay kasi yung voltage niya hindi na kayang pamatagalan. Every minutes or ilang segundo abot siya ng isang oras mamatay. Yeah. Check natin mga guys. So, nagbabagas sa kanin tayo pag iwas gastos tayo sa ating gastos natin sa pangaraw-araw dagdag pa sa ating mga equipment ganito desktop unit kasi mahalaga talaga kung mayroon tayong desktop alagaan natin ito sa power supply kapag hindi na siya mag-blower yung fan niya yan ang magkakasira sa ating power supply. Kaya, check natin kung ano pa ba siya para hindi mag-overheat yung circuit board ng ating power supply. Kailangan natin linisin at palambutin yung kanyang ikot para
mayroong hangin na magsusupply sa para maiwasan ng pagka uminit na yung board sa ating power supply. Yan, bumigay tuloy ang ating mga capacitors. Yan ang dahilan. O kaya magiging masunog ang ating ibang mga parts nito, capacitor or ano pa, mga IC natin mga pang nakakulita kung magkaroon ng overheat or short sa ating tumuloy mga capacitor. Nareplisa ng bago kasi ang problema ay bloated na siya eh. Buong hindi kayo na, wala na siyang voltage na magbibigay supply sa lahat ng ating ano dito sa ating power supply. Mag-ingat lang po tayo sa pag-sasolda. Siguro daw ay nating hindi magkarikit yung positive at yung negative para iwas sunog. Mahali guys, meron tayong pang ano sa board. Linisan natin. Sigurado natin na walang siguro tapos na ito. Balik natin itong screw. Matest natin kung okay ba siya. Okay bang ginagawa natin. Yan. So, ulit natin yung mga screw ng kanyang lalagyan. Tagipan natin. Balik din natin ang mga screws ng kanyang trap. Pero mamaya na. Siguro natin okay na siya. By the way guys, pag-test nito, hindi na lang natin isasalpak sa ating motherboard. Kung ano tayo ng wire, pang jumper natin sa ating power supply. Ayan. Ito guys. Ayan, ganyan ang puro ba? Sa green at sa black siya. Magkamali para parang palya, parang bulya. Ayan guys, paliktan na natin yung power cord patungo sa ating outlet. Ayan, mag-ingat-ingat lang po tayo guys sa ganitong mga gawain. Wala ka naman wala ka ng experience sa ito. Ingat lang. Pero kayanin mo lang kung gusto mo. Ayan. Ayos mga guys. Umiikot ng umiikot yung power panlo power supply ng tingnan. Ayan. Success sa ating ginawa. Ganito lang guys, at maraming salamat sa panonood. Hindi ka tayo nagka-subscribe. Subscribe.